Welcome to the Cool Pals episode 25! Ganun talaga, wala kami synchronization dito. Hindi namin memorize eh. Yeah. No, sino sinasabi mo? Hindi, gusto ko lang na magpasalamatan yung nagtimpla ng kape. Wala pa. Wala pa lang naman ito. Ang props natin. Props natin yan. Ito po, nabanggit ni Nonong, meron kaming isa pang upuan dito dahil wala po kaming kaalam-alam sa comics. Hindi, marami tayo lang. Ah, wala, marami pa tayo. Mamaya may ikikwento ko dati na nakagawa na ako ng comics. Talaga? Oo. Ayan ako. Ang title niyan, hindi pa nagagawa. Pakilala mo na. Eto, papakilala na po namin. Isa pa po kasama namin sa Comedy Manila. Ang mag-e-explain sa atin sa parang may, pag may mga katanungan kami. Parang hindi kami namamali ng mga ginagawa namin. Oh. Sinasabi namin dito tungkol sa comics. Palakpakan po natin lahat. Chino Liao! Yeah, hey! Chino, isa pong comic book expert si Chino. Saka meron din siyang podcast na wrestling podcast. Siyempre sa gitna talaga. Oo. Oh, oh. Yes. Ganyan yes. Talaga. Sa barbecue, minsan nasa taba, yung taba nasa gitna din yan. Kaya gumitna tayo. May lima pa ba tayong upuan? Usually kasi yung mga gantong timbang nakalatag dito yan eh. Gumati ka naman. So mamaya titilapon si James sa stage. No? Kaya tinawag kaming Cool Pals. Alam nyo na. Wait, bumati ka naman. Hi guys, kamusta kayo dyan? Super Manila. Ayan. Ayan. Thank you for having the Cool Pals. Oh, tsaka lakas ng palakpakan nila. Sobrang responsive ng audience, ha? Excited sila. Hindi sila excited na may mataba ulit. Oh, pero Chino, ano to nga? Sira ulo ka. Ito kasi sunog na eh. Pwede magmura dito. Hindi, pero alam nyo, gusto ko lang din malaman, Chino, paano nag-umpisa yung hilig mo sa comics. Ah, wala lang. Wala akong friends eh. So, nagpasa na lang. Like all comic book fans. Make some noise. Yung mga friends dyan, okay lang yan. Sa akin personally. Wala talaga. May nakaka-relate ba? Palakpakan niya yung mga nakaka-relate. Oh, dami. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Lahat tayo. So ngayon, may mga friends na kayo. Oh, ayan. Sama-sama na tayo mamaya. Parang fellowship pala to eh. So paano nga, Chino? Paano nag-start? See, actually, ako guys, nag-start talaga ako bumili ng comics sa no, hindi to plug, pero sa Philbars talaga. Oh, sa Green Hills. Oh. Yung kauna-una ang branch ng Philbars sa Green Hills, doon talaga unang... Hindi ba sa, sa Sun Valley? Hindi ko alam, basta yung unang pinuntahan ko eh. Yung unang pinuntahan ko. Saan ba? Ito ba yung sa Shopsville? Sa Shopsville, sa Vera Mall. Nagkasya ka doon? Oo, nagkasya ka yung maliit na tindahan doon. Katabi ng mga pirate at DVD pa noong araw. Doon kami bumibili dati ng mga magazine, di ba? Tapos doon din ako bumili ng comics. Yung unang binili ko doon, Spawn pa. Yung mga 90s pa. Tapos after noon... Spawn and Pork. Takin na mo, kanina ka pa okray kay okray ng okray kay Gino. Minsan na lang natin i-guess, gaganyanin mo pa. Sige guys, alis na ako. Hindi, ganyan talaga yun si Gino. Minsan di niya mapigilan yung yung tumatakbo sa isip niya. Andun eh! Ang bilis niya doon, ha? Hindi ko naisip yung Spawn and Pork na yan, ha? Sa kagaguan, mabilis si James. Mabilis talaga si James sa kagaguan. Tapos, yung nakabili ka ng Spawn and Pork. Tuloy-tuloy na lang yun after, di ba? Sumunod din mga Superman, mga Batman. Mas DC kasi ako eh. Mas DC ka? Ah, mas DC ka? Sige, power mo na to. Ah, pwede ka nang malas. Kaya, sorry na lang dun sa mga... Pero alam naman din tayo sa Marvel. Lahat binasa natin yan. Lahat dinaanan. Ano yung pinaka-paborito mong comic book? Ngayon, sa ngayon, nakita ko siya actually dun sa Philbars booth. Kingdom Come. DC comic book siya. Again, sorry dun sa mga Marvel fans. May mga fan pala ng Kingdom Come. May mga fan ng Kingdom Come. Kingdom Come, Alex Ross, tsaka Mark Waid. Yan yung isa sa mga paborito kong binabasa pa ulit-ulit. Ano lang? Bago lang ngayon yan? Hindi, actually medyo matagal na siya. Mark Twain eh. Mark Twain? Mark Waid. Ah, Mark Waid. Anong inahanap mo sa isang comic? Ako, para sabihin mo na favorite mo siya? Story talaga eh. Mas gusto ko yung mga hindi traditional na story. Yung may kasi 'di ba ang superhero madali sabihin na pang mababaw na kwento lang 'yan eh. Pero pag binasa mo yung ibang books ngayon like yung White Knight ngayon sa DC again, mag-isip tayo ng Marvel example para hindi tayo palisin dito, no. Pero madami 'yan, madaming examples 'yan ng deeper storytelling sa superheroes. Watchmen 'yan. Yung Watchmen ang isa sa pinaka-acclaimed storybooks or comic books just because of the story kasi nga
ang lalim ng kwento niya. As in, tungkol siya sa morality ng tao. Hindi lang siya tungkol sa human. Iba ba itong Watchmen dun sa ano, dating pinalabas na movie? Pareho lang din siya. Pero parang itong series na to na lalabas na bago, hindi siya directly connected eh. Hindi ko napanood kasi yung Watchmen kasi bold yan eh. Ibang Watchmen yan. Eh. Yan yung unang napanood ko na superhero na walang salwal. Oh. Gumagano yung salwal. Walang salwal. Yung salwal ni Dr. Manatan eh. Sabi nung nanay ko, ba't yung walang salwal? Gusto ko lang malaman bakit nga ganun yung mga superhero yung brief nila nasa labas. Chino. Gusto ko lang ngayon, kung hindi ka, habang nandito na rin tayo, sana ipaliwanag na rin. Kasi, superhero, dapat lagi silang handa. Eh, minsan, hindi naiwasan. Nagmamadali sila. Oh. So, nauna na yung pantalon. Ganyan sa brief. Diba? So, nagmamadali kasi sila eh. Wala na. Commit na lang. Commit na lang. Hindi, paano sila, kunyari, nakasuit sila ng pang superhero, paano sila mag-CCR? Ay, kasi may bukasan ba sa likod yon? Meron bang parang boxer brief yun na pwede mong maglabas? Si Iron Man, alam ko may CR sa loob yun eh. Kasi baka naman yun. No, kaya nga lagi silang nagbibihis sa loob ng CR. Kasi bago sila magbihis, nag-CR mo na sila. Tama. Ganun pala yun. Ang bawa pala, si Superman sa phone booth yun eh. Ang panghi pala dyan sa phone booth. Kaya umiikot yung phone booth. Ay, kasi na naman si Superman, ang bawa ng phone booth. Ay, speaking of superhero, sino ba mga favorite niyong superhero? Ako, si Spider-Man. Paborito bakit? Talaga. Kasi friendly neighborhood. Apakalalim! Kasi nga, malakaibigan ako. So, yun yung parang pagkaparehas namin. Sinabi ko na gumagamit ako ng web minsan. Huwag niyong ano yun, joke lang yun. Tumi-edit out natin. Hindi, pagka-traffic kasi, minsan, pag may nakita kayo mataba na gumaganyan-ganyan, ako yun. Hindi po nakabiting chicha. Parang yo-yo na gumaganyan. Ikaw, GB, ano bang paborito mo? Marami. Sino? Si Iron Man din paborito ko, si Iron Man. No, Transformers, di ba? Transformers. Fan din ako ng comics and Transformers, ganyan. May comics ba ang Transformers? Oo, meron. Ay, ako ang paborito ko si Incredible. Ay, may nagtatanong, James. May nagtatanong sa'yo. Ay, sorry. Hindi, joke lang. Hindi, ginati ko lang si Chino. Hulk? Bakit si Hulk? Hulk ba? Ano bang tamang... Hulk! Incredible! Ganyan yung pronunciation sa ano ha? Middle East. Uy, napanood mo na yung... Bakit mo naging ano? Hindi, gusto ko kasi yung malalakas, yung ano... Kayang pumatay. Inaasar mo ako na friendly neighborhood. Tapos sa'yo. Mahirap si Hulk ba? Pumatay kasi yung sakali. Hindi kasi... naman mahirap na hinga ng tulong yan si Hulk. Bakit? Sinisira lahat eh. Bago ka tulungan eh. Paano kung yung pusa lang, baba sa ano, di ba? Hulk, yung pusa, wag mo nang sirain yung bahay. Bago na lang yung pusa. Kailangan babasakin mo lahat, di ba? Hulk smash! Hirap eh. Hulk smash! Hulk, help! No, wag na. Sorry. Kinalmot ako eh. Sorry, kinalmot ako. Si Chino, ikaw. Ako, madami din. Daredevil yan, isa sa favorites ko yan, si Daredevil. Mm. Tapos X-Men din, mahilig din tayo sa X-Men. Oo, si Bluffman. Sige, oo na James, oo na lang tayo. Sino? Si Bluff. Si Bluff. Oo nga, no, kumukha mo si Bluff. Oo, pwede din. Oo na lang tayo. Eh si Michelin man. Hindi naman superhero yun. Ay, di ba? Diba. Si Flubber. Tanungin natin. May tatanong tayo. Kasi comic book expert po si Chino. Kung meron kayong tanong na gusto nyo malaman, di po gumagamit ng Google yan. Talaga. Dalian nyo lang. May mga katanungan ba? Pero may tanong ako sa'yo, Chino. Di ba dun sa pelikula na Joker, bata si Batman? So, dun sa Dark Knight, kasi una, hindi talaga siya connected. Hindi ba siya connected? Pero, may nabasa akong mga theory kasi nga wala akong friends na nagsasabi na yung Joker na pinalabas sa Joker the movie ay yun yung mag-inspire doon sa batang Joker na ang kakalaban kay Batman. So may batang Joker ba? Dawa, yun ang sinasabi nila. So ito pa yung matandang Joker? Kasi meron... Joker Arroyo to. Bilis mo, James, ha? Bilis na ganun tayo ka mag-spotlight, eh. The joke never stops.
So may isa pang Joker. Yun lang sinasabi sa Reddit. Ngayon, hindi natin alam kung totoo or hindi. Anong pinangalan niya dun sa Joker na bata? Jojo. Jojo! Joker Junior. Pinoy na pala. Ano? Pinoy na pala, naging Jojo. Pero speaking of Pinoy, kami natin mga comic book. Naisip ko lang sa Jojo, siya lang yung Joker na nakasando. Naka-chinelas. Sinusutsutan. Pasok na, Jojo! Ano yung sabi mo? Ano yung sinasabi mo, Jibs? Nandito na tayo ngayon to celebrate Filipino artistry. So tama-tama yung Pinoy. So, isa-isay natin yung mga guest natin comic book creators. Ayan, dito, comic book artists. Siyempre, ito ang... Just talk about yung konti lang yung sa mga ginagawa nila. Kasi kanilang contribution sa comics industry. Gawin mo na, James. Total naman ito, eh. Ano na, may bata din. Hindi mo alam. Actually, hindi, madami tayong guest dito din, na special guest na comic book artist. Ito si Mr. Jerry Alanguinan. Si Jerry Alanguinan, legend yan, guys, sa comic industry. Actually, palakpakan natin si Mr. Jerry Alanguinan. Actually, also, guys, kung hindi nyo alam, si Jerry Alanguinan, nagpo-post din siya ng video sa social media. Nakakatawa. Vlogger din ba ito? Hindi naman vlogger. Asan ba dito si Sir Jerry? Si Sir Jerry na dyan sa naka-red. Ayan. Si Sir Jerry, hello po. Napaka-funny. Yung iconic, ano niyan? Yung gaganon? Oo, yan. Ay! Iconic yan, oo. Nakikita ko yan. Nakakatawa. Gawin mo yan. Ganyan. Gaganan lang. Siya ba yun? Yung biglang drawing din siya, artist din siya for Marvel, di ba? Meron din siya sariling mga books. Isa sa paborito kong books niya, kaya yun sinulat niya, yung Elmer, no? Nakakabili ko lang, actually, pero matagal ko na siya nabasa. Nasaan yung binili mo? Nasa likod. Hindi kami naniniwalang bumili ka. Mamaya, pakita natin. Sinasabi mo lang yan, Chino. May resibo. Resibo. Pakita natin mamaya. Napapirmahan mo kay Sir Jerry. Dinawigan pa niya, guys. So sorry dun sa mga nasigitan ko sa pila. Sorry. Sensor sumikat na... Sa Marvel siya, Marvel. Yan. Kung may mga books kayo dyan, ng Wave, tsaka si Pearl Pangan, tsaka si, pwede nyo pasahin kay Sir Jerry dyan sa 55 Balete Booth, guys. Uy, yes. Alam niyo yung Wave, speaking of Wave, namimigay tayo ng Wave comic books doon sa podcast namin. So, meron pa tayo isa pang comic book na ipamimigay. Yes, so. Courtesy of Philbars. Yes. So, may tatlo kami pinapamigay din na Funko Pop at saka isa pang Wave comic book. Philbars, sponsor ka naman din yung podcast namin, no? Kailangan sponsors. Tsaka pakinggan nila yung ano natin, yung podcast natin kasi nagkakaroon tayo ng ano dyan, blind unboxing. Blind unboxing. Audio lang. Pag nahulaan nyo yung pinapahulaan namin, ipamimigay na namin sa inyo yun. Ito naman, Chino, si Sir J. Anacleto. Si Sir J. Asan po si Sir J. Anacleto? Palakpakan naman po natin si Sir J. Sir J. Anacleto, yan. Isa din yan sa mga artist ng Marvel Comics, no? Ayan, nakita natin sa kanyang Instagram, ang dami niyang work para sa, ayan, si Captain Marvel. No? Tapos na yan, dyan din si, si Dazzler, nandiyan din, X-Men yun. Tapos may aso siya. Hindi kasama sa drawing. Personal na buhay niya yung Instagram page. Hindi, sa Instagram eh. Pero nandito yan, si Wolverine. Ayan, dito naliligo siya. Ayan, hinabo siya ng aso. Tanong ko lang, ang galing eh, sobrang gagaling nilang mag-drawing. Yung bang pag-drawing ay natututunan kahit na pangit ang penmanship mo? Yan, dapat itanong natin doon sa artist, no? Oo nga. Meron bang magaling mag-drawing tapos pangit yung penmanship? Oo nga eh. Gusto ko rin matuto ng ganyan. Kaya lang, pangit talaga ng penmanship ko eh. Meron bang ganun na maganda sila mag-drawing pero pangit ang penmanship? Titingnan natin mamaya sa mga penmanship. So, walang nakakaalam. Makikita mo sa penmanship. Kasi pangit yung penmanship ko eh. So, hindi ko masasagot yan. Pag nagpapirma ka, doon mo makikita. Kamusta yung pirma ni Sir Jerry Alanguinan? Maganda, actually. Maganda. May sketch pa siyang sinama doon sa loob. Wow. Wow. Ito naman si... Ito, kanina ko pa naririnig si Sir Will Sportacio. Palakpakan natin Sir Will Sportacio. Isa yan, legend sa comic book. Batang 90s talaga. Legend sa comic book industry yan. Lalo na pag 90s fan ka ng Punisher, ng X-Men, ng X-Force. Basically, ang dami niyang drawing para sa Marvel Comics, guys. Kaya meron pa siyang Iron Man, meron pa siyang Wetworks. Madami, guys. Tsaka Spawn, pare. Yung nagtatago si... Nasaan ba si Sir Wills? Sir Wills. Kaya kaway-kaway naman, Sir Wills Portacio.
Pwede rin ba siyang break daw? Ah, naka-lunch break. So, hindi niyo narinig yung pagpupuri natin sa kanya. Pwede rin po ba siyang tawagin Kuya Wills? Pwede rin. Makabigyan ka ni Jackie. May mga siya ng 5,000. Bilis mo talaga ngayon, James. Oh, bilis. Ang galing. It's your day, ha? Ito naman, si Sir Lan Medina. Si Sir Lan Medina, siya din yung artist. Nasaan po si Sir Lan Medina? Malami siyang art, guys. Ayan, no? Yan. Para sa, ito, mas madalas siya sa DC Comics, no? Meron siyang art for Mira, yung asawa ni Aquaman. Pero ito, isang sa mga ginawa niya ay yung Fables, guys. Sino may fans ba dito ng Fables? Oo, oh, di ba? Oo naman! Ang ganda ng Fables, guys. Ayun, isa din sa mga favorite books ko na binabasa yun. Bale, fantasy series siya na paiba-iba yung kwento every month, eh. So tapusan siya. Oo, so nag-art din siya for Fable. Alam mo, napapansin ko sa mga artist natin, parang mahihiyain. Oo. Oo, pag tinawag mo Sir Lan Medina, parang di mo alam kung saan nakikita. O, yan, no, parang, huwag nga kayo. Siyempre. Ito naman, si Sir Ed Tadeo. Si Sir Ed Tadeo. Sir Ed Tadeo. Palakpakan naman po natin. Ayan, si Sir Ed. Ayan, no? Sir Ed. Yeah, ito, sila Sir Ed, sila Sir Lane Liu, yan. Sila sa mga artist din yan sa Marvel, guys. Sir Lane Liu, nandito rin. Yeah, no? Sir Lane Liu. Sir Ed muna. Sir Ed Tadeo ay isa sa mga artist yan ng Marvel Comics sa lalo na sa Silver Surfer. Kung fan kayo ng Silver Surfer, yan, kailangan nyo mamit si Sir Ed Tadeo. So, based sila sa US? Hindi, dito actually. Kasi dito, ang kagandahan ng artist ngayon sa Pilipinas, pwede na nilang isend through internet, I guess. Email yung paano, art nila. Paano sila nakukuha ng Marvel? May mga ano yan, submission applications may audition, yan. May audition. Audition eh. Blind audition ng artist. Tapos gaganon sila Stanley. Ikot sila. Pero madami din silang art na pinapadala, naghahanap yung Marvel. Tapos kung aspiring artist ka, papadala mo. Tapos tsaka sila mag-sign off kung mag-drawing ka na for them. Oh, so lahat na merong fighting chance. Oo, oh, basically. Kasi dati kailangan mo bang pumunta sa US para doon ka tumira. Meron naman din mga pumupunta ng US nung araw. Pero ngayon, sa kagandahan ng technology, hindi mo na kailangan. Meron ba Pinoy na nasa US ngayon tapos nasa Marvel siya? Sa ngayon. Sino ba ang pinakasikat na artist? Ngayon, madalas yung sila Sir Lainil dati. Alam ko nasa US. Pero baka mali ako doon. Pero alam ko mayroon din eh. Hindi ko lang maisip po sino talaga. Nandito ba sila yung mga nasa US? Eh, syempre wala. Nasa US sila eh. Ayaw nga pala. Taka ko talaga. Medyo bumagal ka doon, James. Hindi mo nakita yan, James. Ito naman si Sir. Nabanggit mo kanina si Sir Lainil Yu. Yeah, si Sir Lainil Yu. Sir Lainil Yu. Palakpakan naman po natin si Sir Lainil Yu. Sir Lainil Yu, guys. Yan. Isa din sa mga idol ko yan. Si Sir Lainil Yu ay isang artist for Marvel Comics at isa sa pero ang favorite na ginawa ni Sir ko na favorite ko na ginawa ni Sir Lainil ay yung Superior Carbonara. Masarap din yata siya magluto. Pero ang favorite ko yung ginawa niya ay ang Superior. Kasama niya yung idol ko si Mark Millar. Yeah. Guys, napakagandang book niya. Mark Billiar? Oo. BPWS. Millar. Ang dami ka pangalan ng mga artist. Hanit, ang daming alam ni Chino. Walking comic book siya, no? Wow. Salamat sa Google. Di lang pala katawan ang mataba sa'yo. Hey, mati utak. So, yan, si Sir Daniel. Madami din siyang art na pwede niyo pasign. Biligay sa Filmars. Poof, ng Superior ay, pasign. Pumasok siya, ano? Si Iron Man. Uy, babarili tayo. Ayan, bumati. Buti may safety sa likod. Si Albert Martinez ba ito? Pwede mo na tanongin paano sila umihihi. Ay, kuya, paano po kayo iihi dyan? Gusto lang po namin malaman. Pwede bang paakyatin natin sila, Iron Man? Interview naman. Uy! Umaga. Ngayon lang namin mapapaano dito. Hindi, kumukusa, hindi, oh. Hindi nila kayang i-bend yung knees nila eh. May hagdan tayo eh. Hindi din sila kumagalaw. Ay, nako. Ganun nga kayo, ganun kayo, lipad kayo. Nakakalipad ba kayo? Hindi naman. Naririnig nyo kami. James, syempre, hindi mo makikita yung mukha nila. Sabi ko na eh. Buhay si Iron Man eh. Anong pangalan ng Blue Iron? Si Rescue. Si Rescue. Yeah. Rescue, babae ka pa talaga sa loob niyan? Hindi siya sumasagot. Hindi siya sumasagot. Parang alam mo. Ay, nako. Kasi may mga... Babae yan, babae. Kasi, alam mo na, kasi guys, si Hetty Spaghetti. Babae, nasense ko na agad yung galit. Oo, nako. It's babae. The time of the man. Kuya, ano pakiramdam nung unang lumabas si Thanos? Gusto ko lang malaman, di ba?
Na pressure ba siya? Oh. Tinesting ba niya kung mainit na yung fire niya? Tinitingnan lang nila tayo, kala nila may barrier ba? Nasa Wakanda tayo. Hindi na tayo pinapansin. Oh sige, asarin mo ako, sige. Sino yung mga comic book artists natin today na work with Marami, Iron actually, Man. Sila, ano yan? Ano ba si Wills Portacio din? Si Wills Portacio, Sir Man. Wills, nabaho dyan. Si Sir Jay, nagtrabaho. Uy, hindi pa tayo tapos dun sa mga... Pero baba na tayo sa list kasi si JB didiscovered niya. Sir Roy Alan... Hindi, dumating kasi sila... That's the Iron Man kasi. Si Sir Roy Alan Martinez. Yeah, si Sir Roy Alan Martinez. Palakpakan naman muna si Sir Roy Alan Martinez. Sir Roy Alan Martinez, yan. Nandito din siya. Isa sa mga artists na nagsulat para... drawing rather. Artist ng Wildstorm. At saka ng DC, meron din siyang DC Comics, no? Meron din siyang Marvel din, meron siyang books for Marvel, meron siyang books for Heroes. Guys, yung TV series na Heroes, ginawan din siya ng comic book. At nag-artist din si Sir Roy Alan Martinez doon. Oh. Hanip pala yung ano, no? Yung ambag ng mga artist natin sa... Malaki ang impact ng artist ng mga Pilipino. Lalo na ngayon dahil lumalabas na yung mga MCU, DC Universe. Ito, kanina ko na rin, ito naabutan ko nung inannounce to ng voiceover natin, si Mr. Steve Gunn. Mr. Steve Gunn, ayan. Isa yan sa haligi. Palakpakan naman natin, guys. Yes, a haligi in the comic book industry sa Pilipinas. Si Sir Steve Gunn ay artist din siya abroad. Pero guys, isa sa mga pinakasikat niyang ginawa ay siya yung co-creator ng Panday. Co-creator ng Panday? With Carlo J. Caparaz, guys. Oh. Doon siya nakilala. So, dahil sa kanya, may career pa si Coco Martin. dahil kay Sir Steve Gunn. Yan, at sunod naman ito, binabasa ko ito nung bata ako. Syempre. Ito si... Sir Paul Medina. Siyempre, idol natin lahat. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin Sir Paul Medina. Idol natin lahat si Sir Paul. Nasaan po si Sir Paul Medina? Nakita ko sa likod yun eh. Si Sir Paul, siyempre, di ba? Sino pa hindi nakakilala kay Sir Paul Medina, di ba? Siya ang artist na gumawa at nagpasikat sa Pugot Baboy. Nakalimutan ko pa yung pangalan. Pero tama, doon siya nakilala sa Pugot Baboy. Alam mo, akala ko dati mataba si Sir Paul Medina. Kasi mataba lang yung mga dinodrawing. Oo nga eh. Pero ang gaganda ng mga dinodrawing na talagang kitang-kita mo yung katabaan eh. Yo, tama yan. Huwag mo na idiin. Dalawa yung tinatamaan, James eh. Ito naman, si Sir Raymond Lee. Si Sir Raymond Lee ay artist na mentor ni Sir Wills Portacio. No? Si Sir Raymond Lee, yung art niya, napakalapit kay Sir Wills din. At nag-drawing din siya for... Sa ang dami, mayroon siyang DC Comics, mayroon siyang Marvel. Mentor siya ni... Siya yung binentor ni Sir Wills Portacio. Under Wills Portacio Studio. Okay, last naman natin tama. Ay si Sir Steven Segovia. Yes, Sir Steven Segovia. Yan pa nga naman natin, guys, yan. This is Sir Steven. Sa biggest artists ng comic book industry ngayon, guys. Sikat siya sa Marvel, no? At meron din siyang konting DC work. Pero sikat siya sa Marvel Comics. Yan. X-Men. Palakpakan naman natin lahat ng mga artists na. Palakpakan naman natin. Iparinig natin sa kanila kung gaano tayo kasaya sa ambag nila sa comic book industry, di ba? Dahil sa kanila nakilala ang Pilipinas, guys. Totoo. Thank you so much for the inspiration and the great work. Ikaw, GB, yung sinasabi mo kanina na gusto mo magpatanong. May mga tanong kayo about comic book. Kayang-kayang sagutin ni Chino yan. Try natin. Kayo, sir. Dito po sa harapan. Yeah, sir, meron kayong mga tanong. May dad na to eh. Alika. Kayo po, sir. Kayo po. Sir, may tanong ka. Pakialalayan nga po yung matanda. Alalayan niyo yung matanda. May tanong ka ba sa comics? Huwag po kayong mag-alala. Spider-Man, matagal na yun. Maliit pa ka na. Ano pong tanong doon? Ano pong tanong nyo? Statement yan eh. Statement. Hindi yan tanong. Ang tanong po may question mark. Dati mura lang yun eh. Parang 50 centavos. Statement ulit lang. Yan. Statement. Si Doc Ramon po ay member po ng Comedy Manila. Baka po, iniisip nyo po na. Niloloko namin siya. Baka niloloko kami. Bakit nila? Nag-uulyali na yata si Doc Ramon. Nag-reminisce eh. So, on stage is the youngest comedian of Comedy Manila at the age of 62 years old.
child, yes, everyone. So, yan. Oh, upo po kayo. Hey, ikaw kayo. Upo po kayo dito. Dito yung po. Dextros. It's a big statement that you can, you know, start working on your dreams. Never too late to work on your dreams. 62 years old, guys. Palakpakan po natin. Yes. Ano yan? Dahil artist din naman tayo, so ibig sabihin yan, you can start with your passion at any age. Yes. Diba? Tama. You can start your passion. Nakita din naman yung mga fellow artists natin dito na guests, diba? Okay. Yung guest artists. Ay, meron ba kayong paboritong comics? Spider-Man. Nung bata ka, ilang taong ka noon nung nabasa mo yung Spider-Man? 55. Hindi naman. Baka 12, 13 guys. Yeah, 12, 13. Ang naabutan ni Doc Ramon na comics, yung mga inuukit pa sa... sa pader. Lina love me. Sa kuweba. Joaquin painting. Doc, ano, may tanong pala ako. Di ba yung bang comics noon meron ng kulay? bakit ba? Nag black and white din ba yan? 12 years old siya. So panahon pa ng... Oo, baka ano. Panahon ng ano, no? Hapon. Hindi ko na maalala eh. Matagal na eh. Hindi nyo naman kami ni-steal. Alam mo ba kung nasan ka ngayon? may kulay. May kulay. Magkano pa yun noon, sabi mo? Parang 12 cents eh. So times... So, US 12, kayo nakatira? 12 cents? So, panahon pa ng Amerikano yan? Oh, 12 cents. So, times yung, ano? Yung pa ang presyo nun eh. Kasi imported eh. Wala ka pala eh. Wala ka pala. Hindi ko alam yan. Pero totoo, nakikita ko yan sa mga comic books. May 12 cents yan. O ganun palang binibenta. Tama naman siya. Ano bang pinakamahal na comic book ngayon, Chino? Madami. Meron nung bibenta na... $20,000 $20,000 yata yung huli kong nakita na... yung first appearance ni Superman Action Comics. Magkano na ngayon yan? Yeah, 1 million, hindi ko na alam. 1 million pesos. Si Doc Ramon, nung binibentaan pa ng comics, ang bentahan pa, ang anong... Barter. Hindi, ano? Barter pa nun. Seashells. Dalong manok, tatlong comics. Ano ba yan, seashells? Hindi, pag nag-announce na ano, ang bentahan sa kanila, hear ye. Pinabasa sa kanila yung comics. Pinabasa yung comics. O, yung mga Cool Pals pala natin yan, ihanda nyo yung payag ka dahil mananalo kayo ng... Mag-start na tayo. Sa mga hindi nakakaalam, ipapamigay natin tong mug na to. Oo. At saka James, maganda yung payag ka nila. Agis namin, pakisalo lang. Yung payag ka nila, related sa superhero comics. Dapat mga powers. Sample ka nga ng payag ka. Ito, meron akong favorite dun sa payag ka. Nag-comment na nito dati. Okay. Dapat superpowers ha. Dapat mga superhero powers ha. Payag ka, ikaw si Spider-Man, pero yung lumalabas, Miswa. Nagpapamigay ng coins. Nagpapamigay ng coins. At ngayon ba yung blessing ng lugar? Sino pong gusto magkaroon ng payag ka ngayon dito? So, kung may pumunta para magpayag ka, automatic they win a signed mug. Ipipirmahan po namin. Akala ba nung mga artist natin, sila lang ang magpipirma ngayon? Magpipirmahan din kami. Pero yung gamit yung mga pangalan nila. Yeah. Ang pirma ko, Wheels na talaga. Okay. Kuya Wheels. Pirma natin yan. Kasi, pare, limited edition to. Alam nyo. Pag ito, pinirmaan namin tatlo, paglabas mo, mga 130 pesos. Tsaka kahit ano po ang ilagay mo, tubig, magiging gin. Kape, magiging gin. Napakaganda po. Pirma na natin. Pirma. Itong kanina nakasalubong namin yung Cool Pals natin, sila Mike and Kai. Mark and Kai. Oh, hi. Mike and Cool Kai. Pals, hello. Hello. Meron, ang dami raw nilang payag ka hindi raw natin nababasa online. Ay, sorry. So, ito ngayon yung opportunity nila. Ngayon, babasahin namin yan dito sa stage or kayo mismo ang magsabi on stage. Tara, punta kayo dito. Oh, tsaka, guys, alam nyo po, ito pong mug na to, pagkadala nyo po ito, nag-iiba po yung kulay ng logo pagka nasa panganib kayo. Kaya dalhin nyo siya sa MRT anywhere na pwedeng... Nonong, ilabas ko lang itong papahangin lang. Papahangin lang kami. Diyan na kayo. Diyan na rin yan. Teka, uy, baka may mga payag ka kayo. Tara, halika kayo dito. Panalo na kayo agad. Oo. Pag dalawang payag kayong binigay nyo, tigalawang mag kayo. Oo. Mag-cheers kayo dyan. Bali, nagdala kami ng tatlong mag. Kasi yan lang ang budget na. Tara, pasok kayo dito. Merong
pasok kayo dito, bahay lang eh. Tanggalin yung chinelas nyo. Ito, ano pangalan nila ulit? Kai and Kai. Mark. Kai and Mark. Naman. O, payag natin, payag ka. Pati yung bata pwede sumali dito pag payag ka. Payag ka, ayaw nila lang mag superhero. Oh, superhero powers. Yes, superpowers pwede. Ano? Payag ka, ang superpower mo, sobrang bilis mong tumakbo. Pero sa EDSA ka lang pwede dumaan. Ikaw, meron ka ba? Okay, payag ka, nagiging Hulk ka, pero kalahati lang ng katawan mo. Parang tumor lang. Sa baba lang. Pwede mo ba? Sa baba lang, no? Teka, pipirmahan natin. Ikaw muna mag-host dyan, Chino. Yeah, asaan na pala itong podcast na to, no? So, yan, pinipirmahan nila yung mga mug natin. Salamat pala kay Mark and Kai. Mark and Kai, thank you. Thank you. May mug na kayo. Ba't may ayat at yahoo.com ka? Ba't yung sign mo, Jogpets? X-videos. Ito pa. Yan, dalawa muna. Hindi, lagyan mo na rin yan. Thank you, guys. Okay. Ano yan? Water-based. Actually, nagamit na namin yan. Ano lang, lugasan. Uy, thank you, Cool Pals. Thank you very much. At alam nyo, itong pinampirma natin, sponsored by Pilot. Pilot! Ano pa ba ang... Meron pa ba ang bag-ano dyan? Bakit ako gusto nito eh? Ayan, nagtanggal ng bag. Halika na. Babasa eh. Halika. Ayan. Tayo ka naman. Kahit. Meron pa ha. Pwede pa tayo magpabigay ng dalawa pang mga. Oo, sige. Si Jeff. Cool Pal to si Jeff Cool Pal. Ano yung payag ka? Payag ka magkaroon ng isang superpower na X-ray vision pero black and white naman ang nakikita dahan, mo. Dahan-dahan! Teka lang, halika. Yayakapin ko lang para kumalma. Dahan-dahan lang. Okay, sige. Payag ka? Payag kang magkaroon ng X-ray vision power pero nakita mo black and white lang. Ano pa nga mo, sir? Jeff! Ayan. Tama, nakakatawa. Nagpagalan mo kasi. Kala ko, ikaw si The Flash. Thank you, Jeff. Thank you. Ayan. Palakpagan natin si Jeff. Oh, baka meron pa. Uy! Kumatalon na. Pucha. Baka meron pa kayo dyan, payag ka. Oo, meron. Meron. Pirma natin. Yan. Okay na ba? Iba mo agad. Baba, ito. Yan, oh. Di mo kalain, baka pagpamigay tayo. Kala natin, lalangawin tayo, eh. Ayan, ito eh. Si sir, ano pangalan niyo, sir? Ay! Ian. Sir, ano pong payag ka nila? Payag ka maging supervillain. Ang pinaka-powers mo, dodoble mo yung utang nila kahit saan at i-doble interest. Bakang China lang yan. So, 5-6. Meron ng totoong supervillain na yan. Thank you. Parang pakalanan si Ian. Sir Ian. Yeah. Thank you, Sir Ian. Ayan, meron pa tayong isa. Ikaw, itara, hindi ka dito. Kanina, ito Cool Pal dito. Ito Cool Pal to. Kanina pa sumasa. Parang minumura natin yung mga ano. Ito Cool Pal to eh. Hindi ka dito, Cool Pal ka eh. Hindi siya superpower eh. Ano siya? Pay ka, may Batmobile ka. Sige, pwede yan. Papoy mo. Upo ka dito, dali. Ito, kilala mo ba yung... Magmano ka muna kaya, no? Mano ka muna. Lolo. Okay. Payag ka, may Batmobile ka. Pero gulong ng bisikleta. Panalo na yan! Ano pangalan mo pala, sir? Anong pangalan mo? Chris! Palakpang natin si Chris. Isa na lang. Nako, ang ganda po niyan. Promise. Ayan, ngayon lang kami nakapagpamigay ng mug na. Tsaka yung mug na po yan, pag nawala po yan, kusang umuwi sa inyo. Napakaganda po ng mug. Ang daming features ng mug. Butcher yan, butcher. At isa na lang po. Sino pa bago may tayo magtapos. Bago ito, tayo magtapos. Para ito, huling-huling mug natin dahil hanggang... Agis na lang natin sa gitna. Parang concert. Parang concert. Nakaganyan, tapos natama sa ulo. Parang bukay. Ito si sir, naka-blue. Parang ang ganda-ganda ng aura niya. Yan, meron niya. Meron ba kayong payag? Payag kayo. Payag ka. Meron niya. Kahit ano. Ang mga comic book fans. Sir, yan. Mga comic book fans, automatic, creative yung mga yan. On the spot, makakaisip yung mga yan. Yan, tara sir, dito tayo. Yan, ito po si Jason Gainza. Dito tayo, sir. Magmano po muna kayo kaya lolo po yan, lolo. Eh, sir, ano po pangalan nila? Si Alvin po, Alvin.
Alvin! Nako, anong may mga binili ka bang comics dyan? Ang dami mong binili ng comics, ha? Mm-hmm. Dami, mga... Unang gawa na... Ipirmahan na rin namin lahat yan. Sa gitna, akin, sa gitna, sa gitna. Ah, oh, dami oh. Sa iyo yan, binili mo dito? O collection mo talaga? Collection talaga. Oh? 90s ko na, nakuha yun. 90s ko yun nabili. So talagang ano oh. Hi, biglang nabali. Hoy, kuya, kaya, buha kang may payag ka dyan. Anong payag? Yung sinasabi, yung payag ka, para yung, alam mo yung nilalaro natin ng bata. Payag ka ba? Payag ka ba? Yung payag ka, pero merong catch. Okay, meron ka, payag ka. Oh, superpower. Dahan-dahan lang din ha. Yayakapin kita pag mabilis. Okay, may... Pag hinawa ko, maniligas ang bigla eh. may mga bata. May mga bata po. May mga bata. Okay, ano po? Oo, hindi. Okay lang naman. Okay. Payag ka. Okay, murahin mo sina. Okay lang. ano payag ka? Ano mo? May superhero. Oo. Pag may hinawakan ako, ano... Tumitigas. Tumitigas. Nainigas na lang. Ganun. Wow. Okay, sige. Payag ka. Payag ka pag hinawakan. Oo. Oh, hinawakan oh, ko. Itigas. So, tingnan mo naman. Ha? Thank you. Thank so, yun na rin itong mic. Baka gusto mo na eh. Pag nilagyan mo ng kahit anong inumin yan, titigas. Thank you. Palakpakan naman natin lahat ng mga sumali. At syempre, palakpakan nyo rin kami. Hindi, oh. palakpakan natin. Super Manila, make some noise! Super Manila! At hanggang sa susunod na tawanan! Dito lang yan sa Cool Pals! If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.